maingay na pagpipidal, tumatalon na kambyo, o kaya naman, nalalaglag yung kadena mo. Yan lang yung mga sintomas na yung bisikleta mo ay hindi naka-tono, mga kapadya. Kaya sa video na to, yan yung i-resolve natin. Tuturuan ko kayo kung paano magtono ng bisikleta. Coming up! What's up sa inyo, mga kapadyak? Magandang araw mong muli. Nagbabalik tayo sa isang video kung saan tuturuan naman kita kung paano ba magtono ng iyong bisikleta. Ituturo ko sa inyo sa video na to kung ano ba yung mga dapat nyo malaman sa pagtutono. Ano yung mga piyesang mahalaga para maitono mo yung bisikleta mo? Mga gamit na kailangan mo? Tsaka ano ba yung proper knowledge na kailangan mong matutunan para maitono mo ng tama yung bisikleta mo? Kung bago ka lang sa channel na to, ako pala si Limuldad Paas at dito ay gumagawa ako ng travel vlog, food vlog, and biking vlog. Nagbibigay din ako dito ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks at napakarami pang iba, mga kapadyak. Kaya kung ikaw ay mahilig sa pagbibisikleta o bago ka pa lamang sa sports na to, tamang-tama yung channel na pinuntahan mo, kapadyak. Tara, simulan natin yung video na to. Napakaraming baguhang siklista ngayon na hindi alam kung bakit maingay yung pagkakambyo nila. O kaya naman, hindi umaakyat yung gear sa pagkakambyo nila. Na kung titingnan natin is ito yung pinakamahirap pag-aralan na bagay sa isang bisikleta, mga kapadyak. Kaya sa video na to ay susubukan natin ituro sa inyo, hindi man yung step by step na procedure ng pagtutono, pero at least malaman ninyo kung ano ba yung mga mekanismo ng bisikleta na kailangan mong i-adjust. Nakakabwisit kasi pagka yung bisikleta natin ay hindi umaakyat ng tama yung kabyo natin. O kaya naman maingay, at yung mas lalong nakakainis pa dito ay yung pagkadena natin ay nalalaglag. Kaya ito yung i-resolve natin sa video na to, mga kapadyak. Disclaimer lang, mga kapadyak, yung video na to ay sariling opinion ko at natutunan ko lang din sa pagkalikot ko ng aking bisikleta o ng aking RD. Madami kasing mga diskarte din, mga kapadyak, sa pagtutono, pero ito yung procedure na sinusunod ko dahil ito yung natutunan ko na pwedeng-pwede nyo din namang i-apply sa mga bisikleta nyo. Okay, simulan na natin. Meron ako ditong apat na points na sasabihin para mas maintindihan mo yung mekanismo ng RD shifter, RD hanger, tsaka ng cable. Pero kung hindi mo naman to kailangan, pwede ka namang mag-skip sa mismong procedure na yun ay nasa 6 minutes and 32 seconds kung hindi mo to kailangan. Pero kung ikaw ay baguhan at hindi mo pa masyadong naiintindihan ang RD, ang limit screw, ang cable barrier, ay panoorin mo yung kasunod na video nito. Tara, lipat tayo doon. Simulan natin sa pag-check ng ating mga gamit o ng mga pyesa. Mahirap kasing gawin ang isang bagay na sira. Una mong i-check dyan is yung shifter. Yung shifter, ito yung humihila sa RD natin na pinapadaan ng isang cable. Yung shifter, kada pindot mo, may makikita ka dyang numero na kadalasan, yung iba naman wala. Pero may guidelines yan kung nasang kambyo ka na ba. Yan yung i-check mo kung umaakyat pa ba yung kulay pula na yan, pataas at pababa. Yung shifter pala, yan yung mekanismo kung saan yan yung humihila sa ating mga kable para umangat yung ating RD. Tignan nyo na lang, sa kada click mo ng isang kambyo, aakyat din ng kaunti yung ating kable, na indication na nahihila nito yung ating RD. Ganun din pag ibabalik mo to, bababa din to, mga kapadyak. Yun yung pinakamahalagang gamit ng ating shifter. Syempre, sabayan mo na ding i-check yung ating mga kable. Yung kable naman, again, yan yung nagiging tulay mula sa shifter natin hanggang sa ating mga RD. Kung minsan ito ay kinakalawang, kaya mas maganda kung chine-check mo to. Sa side ko o sa opinion ko, pag ako'y nagtutono, binabaklas ko na din yung kambyo na to para ma-check yung mga nasa loob ng kable na to. Katulad nung kable na to, yung labas niya ay maganda pero sa loob ay kinakalawang na siya. Kaya buti na lang na-check ko, at least may kailangan na akong palitan at alam ko na yon ahead of time, mga kapadyak. Yung kable din pala, mga kapadyak, pwede mo naman tong langisan na gumamit ka lang ng isang baby oil para dumulas-dulas lang ng konti at mas maging smooth yung pagkakambyo mo. Pangatlo, yung ating RD. Yung RD naman, ito yung mekanismo ng bisikleta kung saan ito yung nagtutulak paakyat o pababa.
na depende sa hila ng ating shifter. Kung nasaan yung position nito, nandun din dapat yung ating mga kambyo o kadena, mga kapadyak. Ganito yung itsura ng RD. Ang RD, mga kapadyak, ay meron niyang tatlong screw. Isang B-limit screw, H-limit screw, tsaka L-limit screw na ituturo ko sa inyo maya-maya kung ano ba yung mga gamit niyan at bakit kailangan i-adjust yung mga screw na yan. Lastly, na kailangan nating i-check is yung ating mga RD hanger. Yung RD hanger, ito naman yung nagiging dugtungan ng ating frame papunta sa ating mga RD. Ganito yung itsura niya, mga kapadyak. Sobrang imposible kasing magtono ng isang bisikleta na bended yung RD hanger. Kaya i-check nyong mabuti yon. Ngayong alam mo na yan, oras na siguro para ipaliwanag ko naman sa'yo kung ano ba yung ating RD. Ito yung ating RD, mga kapadyak. Binubuo ito, o kadalasan meron itong screw na tatlo. Isang L-limit screw, H-limit screw, tsaka B or body screw. Ano ba yung mga screw na to, mga kapadyak? Ito yung mga screw na pumipigil at nag-a-align sa RD natin. Pwedeng pumipigil na masyadong umakyat, o kaya naman ay bumaba. L-limit screw stand for low-limit screw, o sa low gear, mga kapadyak, para hindi siya masyadong sumobra. H-limit screw naman is stand for high gear, mga kapadyak, na dapat hindi din siya masyadong sumobra. Ituturo ko na lang sa inyo yung diskarte dun maya-maya. Yung B screw naman, mga kapadyak, ito naman ay galing sa sarili niyang salita na B is body, which is yan yung mag-a-adjust ng space sa pinakamalaki mong cogs. Ang pinakauna kong ginagawa pag ako ay nagtotono, mga kapadyak, binabaklas ko yung aking mismong kable para malagyan ko ito ng langis, mga kapadyak. Pero pwede nyo namang hindi na gawin yun. Ang una nyong kailangan gawin ay makuha nyo ng tama yung cable tension. Yung first thing kong ginagawa para makuha ko yung perfect na cable tension, mga kapadyak, una, sasagat ko muna yung shifter sa number 8. Pagkatapos, ngayon, yung number 8 kasi, di ba? Yan, wait lang. Yan, ngayon dahil nasa number 8 na to, itong likod, ito nasa number 1 pa din, na pinaka mabigat, pero pinaka maliit. Lilipat natin ngayon to dito sa pinaka malaki. Ganito lang naman yon. Hindi ko na focus saan, basta magsasalita ako ha. Medyo mahirap kasi mag-vlog eh. Okay, makikita nyo dito, mga kapadyak. Nasa number 8 na yung shifter natin, pero ito nandito pa din sa number 1. Na kung makikita nyo, pinakamalaki o pinakamabigat sa ating mga cogs. Ayan. Ngayon, para makuha mo yung perfect tension, mga kapadyak, ganito yung ginagawa ko. Itutulak ko siya ng ganito. Dahil maluwag pa yan. Ayan, makikita nyo, maluwag pa yung ating cable. Itutulak ko siya pa ganyan, tsaka ako ipipidal. Hanggang makuha ko dito sa pinakataas. Huwag nyong masyadong sobrahan dahil pag sinobrahan nyo yan, yan, ganyan mangyayari, malalaglag yung kadena nyo. So ngayong nakaganyan na, so tama na, number 8 na dito, number 8 na din sa taas ng shifter, hihilahin mo na to, tong cable. Yan, hihilahin ko na tong cable, tsaka ako nahihigpitan. Ngayon, kaya ganito yung ginagawa ko dahil natutunan ko to, mga kapadyak, sa may internet lang din, yung tamang, yung easy way kung paano kumuha ng tamang cable tension. Kung gusto nyong gayahin to, pwede nyo namang gayahin, sobrang dali lang. Ayan, ngayon yung cable tension natin, nandyan na. Okay, sa part na to, mga kapadyak, lumilipat na siya, okay na. And as you can see, mga kapadyak, lumilipat na sa mga gear kada nagkakambyo ako. Pero medyo kulang pa din yung tension nito. Ito yung gamit naman ngayon nung ating cable barrel. Ikut-ikutin mo lang ito, mga kapadyak, paluwag tsaka pahigpit. Yung paluwag ay magbabawas ka ng konting tension para bumaba yung cambio mo. Sa pahigpit naman, magdadagdag ka ng tension para umakyat yung cambio mo. Ngayong okay na yung cable tension natin, makikita nyo gumagana na, mga kapadyak, lumilipat na. Pero hindi pa ganun ka-smooth. Ito yung susunod na cable tension na ina-adjust. Ito yung tinatawag na cable barrel, mga kapadyak. Ito yon. Makikita nyo dito, mga kapadyak, yan. Umiikot na. Pero hindi pa siya ganun ka
smooth. Yan, nalalaglag pa dahil sa dito, limit screw tsaka cable. Yan yung gagawin natin ngayon. Dito muna tayo sa cable, mga kapadyak. Basta makuha mo yung pinakamagandang cable tension, mga kapadyak, na para sa akin din ay pinakamahirap gawin, makukuha mo na yung ganito kagandang ship agad, mga kapadyak. Madami kasing nagsasabi na kailangan daw kada lipat mo ng ship, itutono mo din yung cable tension mo. Una sa lahat, hindi ito gitara, mga kapadyak. Ang kable nito ay iisa lang, ang gitara naman ay anim. Kaya malayo yung pinagkaiba nila. Kung hindi lumilipat yung chain mo sa susunod na kambyo, isa lang ibig sabihin nito na sa simula pa lang, hindi mo na nakuha agad yung tamang cable tension. Yun lang naman yung sarili kong opinion doon, mga kapadyak. Okay na, mga kapadyak. Okay na yung RD natin, okay na yung limit screw na H, kung saan yung high, hindi na siya nalalaglag pababa. Yung cable tension din, okay na magandang parte na. Ito yung pinakamahirap kunin kasi yung cable tension. Maliban sa cable tension, may cable barrel pa tayo na kailangang i-adjust, kaya medyo mahirap na isa-isahin. Pero practice lang naman, parang ano lang yan, dagdag at bawas. Pahigpit, tsaka paluwag, mga kapadyak. Ngayon, tignan nyo mabuti ha, papakita ko sa inyo. Hindi ko na ito ikakat para makita nyo yung totoo. Yan. Bumababa na siya. Okay. So yung pagbaba niya, mga kapadyak, is okay na. Yung pag-akyat naman. Pag-akyat. So okay na din, mga kapadyak. Umaakyat na siya sa bawat isa. Tapos tahimik na din siya. Pero may isa pa tayong problema. Tingnan nyo itong mabuti. Ito, may posibilidad pa itong cogs na malaki. Ito, na malaglag yan dun sa likod. Tingnan nyo ha. Okay, binaba ko, nakyat ko, tapos boom. Nakita nyo, nalaglag. Yan yung cable, ito yung tinatawag naman, mga kapadyak, na limit screw sa high. Ito yung ituturo ko sa inyo. Kahit tapos na yung ito nung buo yan, ito yung last part para sa akin. Ito yung hinuhuli ko. Okay, madali lang naman ibalik yan. Cambio ka lang ulit, tapos yon, nakabalik na. Tapos yan, nandyan na naman siya. So para maiwasan natin to, hihigpitan natin tong L limit screw. Pakita ko na sa inyo kung paano. So adjust natin to. Hihigpitan natin, mga kapadyak. Katulad din ng mga sinasabi ko sa inyo, mga kapadyak, yung L limit screw, ito yung pipigil para hindi malaglag yung kadena natin papunta sa mga spoke. Sa isang tornilyo naman, vice versa, na H limit screw. Makikita nyo naman yung mga label niyan dahil sa RD natin, kadalasan meron niyang mga pangalan kaya hindi mo na kailangang mangapa. May mga label yan na nakalagay kung L or H. Basta ikutin mo lang ito, mga kapadyak, na hanggang hindi siya malalaglag. Huwag din masyadong mahigpit dahil pag sumobra sa higpit naman, ito naman ay hindi aakyat sa pinakamalaking kambyo. Kaya trial and error din, mga kapadyak. Basta aralin nyo na lang, matututunan nyo naman yung perfect timing niyan. Basta magtyaga lang kayo, tsaka huwag kayong matakot na kalikutin yung bisikleta nyo. Okay, mga kapadyak, ayan, okay na. Yung limit screw natin is na-adjust na natin, hindi na siya nalalaglag pababa. Tsaka pataas, kung ikakambyo natin to, okay na din siya. Yan. So, maakyat na siya, mga kapadyak. Smooth na din yung pagkakambyo natin dito. Kaya naitono na natin ng maayos. Medyo magulo, tsaka mahirap talaga itong pagtutono. Pero sana nakuha nyo yung mga point ng isang RD para ma-adjust nyo siya ng tama. Hindi mo talaga ito matututunan ng minsanan, mga kapadyak. Dahil ito, yung part na to yung pinag-aaralan talaga. Kaya ayun, good luck sa inyo. Sana nakuha nyo yung mekanismo ng video na to o ng mismong bisikleta natin pagdating sa RD sa tulong ng video na to. Kaya salamat sa inyo, mga kapadyak. Okay, review muna tayo, mga kapadyak, sa step na mga ginawa natin para maitono natin tong bisikleta na to. Una, ito, shifter. I-check mo muna yung shifter kung gumagana ba siya ng maayos. Tapos, cable. Check mo din yung cable mo. Baka putol na o kaya may mga kalawang katulad nito, palitin na. Maganda siya sa labas pero sa loob, sira na siya, may putol na siya. So, check mo tong mabuti. Tapos, RD, tsaka RD hanger, i-check mo muna. After nun,
cable tension yung i-adjust mo. Mas maganda kung babaguhin mo yung cable tension mo dahil every time na nagka-cambio ka, nauupod yung cambio mo, kaya naman may napuputol na pa isa-isa, kailangan mo i-adjust yung cable tension mo. Tapos, sa cable tension din mga kapadyak, ito yung pinakamahirap gawin ha. Take note doon na mahirap talagang timingan tong cable tension na to. Basta, sundan nyo lang yung sinabi kong step sa kanina kung paano yon, makukuha nyo naman basta keep practicing mga kapadyak. Tapos pangatlo mga kapadyak, ito yung limit screw na, yung mga screw dito na tinuro ko din sa inyo kanina. So i-adjust nyo lang din yan mga kapadyak na madali lang naman, bawas at adagdag lang naman. May mga ibang video din para mas maintindihan nyo yan, pero promise madali lang yan, bawas at adagdag lang yan. Na high limit screw at low limit screw, tapos cable barrier. Ito yung cable tension din pero dito siya sa may paanan ng ating RD. Pero ang the best part pa din dito para makasigurado ang maayos yung pagkakatono mo ay i-test drive mo. Base sa pagpadyak ko dito mga kapadyak, sobrang smooth na nitong gamitin ngayon. Mukhang wala naman na akong kailangang i-adjust kaya sobrang smooth na nito na i-cambio ngayon mga kapadyak. Kaya nakuha ko na yung tamang tono na sana makuha nyo din sa unti-unting pag-aaral at pagkalikot ng inyong mga bisikleta. So hope you enjoy the video guys. Make sure to like, share, and subscribe na din para updated kayo sa mga bike-related video na i-upload ko. Salamat sa inyo mga kapadyak. Ingat kayo. Stay safe, stay home. Ingat.